Pero ito po isa dahil sa ating bukal o passion na ako'y makapagturo. Pero never na nag-demand po ako. Dahil alam ko na ang Panginoon ang magbibigay sa akin ng kaparaanan kung saan kukunin ang mga pangangailangan ko at pangangailangan ng aking mga pamilya. Yun naman kung itutunutulong niya sa akin ay tinutulong ko naman sa iba, yun po ang ginagawa ko sa akin. Never naman po na ginamit ko sa pansarili ko pa. Isa pa nga, kayo ay mga teachers, professor, yung inyong pag-aaral ba sa gabi ay binabayaran din? Depende po yun. Bukas babayaran ka dahil nag-aaral na so yung gabi. Parang overtime. Isang buwan. Diba, karapatan mo na mag-aaral. Kaya, kaya. Hindi po, kasi ang iba naman po ang klase ng pagtuturo doon po sa pagiging preacher. Ang sa amin po mga teachers, meron ako tinatanggap naman sa isang eskwelahan. At after po ng working hours ko doon, from 8 to 5, tatakbo ko sa isang eskwelahan. Babayaran naman po ako doon sa isang eskwelahan per hour. Per hour ako doon, kung ilan ang oras na pinasok ko. Pero yung lesson plan mo, ako na po yun. Regardless kung kailan mong ginawa, ilang oras mong ginawa, saan mo ginawa yun, hindi na po ang binabayaran sa akin, yung servisyo ko, nung actual ko. Yung actual ko. Kasi kahit sa opisina po magtatrabaho ka sa oras ng working hours. Pag nagdala ka ng trabaho sa bahay mo, mabayaran ba yung overtime mo? Pwede lang bayaran na overtime yun kung ikaw ay nandun sa loob ng opisina. Mabayaran overtime yun. Pero dalhin mo yung trabaho mo sa bahay, dun mo gagawin, wala pong bayad. Sir, brother. For me kasi, as a preacher, advocacy po kasi ng preacher yung kanyang mission para mag-ingon sa Diyos. So, nakakasakit kasi na mag-presyo tayo ng ating effort na ito ang ating nagbibigyan. So kasi initial ka na gusto mo yan na mag-input sa Diyos, di ba? So hindi naman maganda siguro na mag-over ka ng price, di ba? Wala po. Kasi ito is narapit sa minimum which is 600 ang 8 hours. Totoo ko, wala. That is 2 hours lang yung magtuturo. Kasi malamang yung Diyos naman siguro pa sa 600, di ba? Parang gano'n. Di ba? Kasi kung minsan po, may mga mababait, kagaya ni sister, na-appreciate ko po pag ito'y nagturo. Bibit na bag na pula po yan. Isa ko sa isyo na hindi ako kumakain ng tinatay. Pero tinatanggap ko. At bibigay ko po yun doon sa ito mas kailangan. Pero para po sa akin talaga is, wala dapat po. Minimum na preach lang eh. Kasi depende, tayo nagtatabaho tayo sa labas, which is 600 ng 8 hours, di ba? So bilang preacher kasi, parang bukal sa kalupan mo yung mag-ilipot tayo. Yung pong tinatanggap ng mga tagapagturo noon, ang tawag po noon ay support. Galing sa Amerikano, yung mga tagapagturo natin ay tumatanggap po ng support. At that support na yun, alam ko, ay sufficient enough for them na mabuhay ang kanilang pamilya o magamit nila. Pero totally, hindi na po nagdidepende yung mga preachers noon na gumagawa rin sila ng trabaho. Pero may support sila. Mahabang panahon sila sinustentuhan ng mga Amerikano para sa ganung support. Yun po yun. Pero hindi, wala pong sinabi o. Na kung saan kailangan fixed amount ang ibibigay para sa mga malaking tulong na po hindi nakapag-abot kayo kahit papaano. Mayroon kasi magbigay ng rate ng mga business. Ay, kailangan ba? Kaya ko ako sa mga isa, nabibigyan niyo ako ng chocolate. Para magugado, para acceptance ko no? Kantong, sisisi, brother. Mga Pipino, abay malaking dami na po yun. Sa kantong, Brad, sa preparation of the preacher kasi, part ng job mo yun, mag-prepare ka na. Ay hindi yung bilang isang ministro ay magtuturo at nag-aaral kay parang kami rin naman po kayo din po ay nagbabasa. Ang kagandahan lang po namin kami ay nagbasa, nagsulat. Pero hinayag namin kayo po ay nagsusulat, nagbabasa. Hindi naman kayo makapagpahayag. Kami po ang may kakayahan na magpahayag. So ito ang gift na binigay siguro sa amin. Yun ang dapat namin isagawa. Walang ba? Sige po.
Ano pong si Brother Bot ay na ito? Oh, Brother Bot, ako si Brother Bot. 6,000 lang isang buwan ang binibigyan ako. Wala kang bagay na yun. Kung totoo din nasa isang linggo, yung 1,000 ay bibigyan sa preacher, wala kang bagay na yun. Malaking bagay na po yun. Isang buwan, apat na linggo lang tayo. Bakit lumaki nga nga? Hindi po natin ay, lumaki po yan. Yung pinili daw. Yung po rate na yun, ay kung mula nung tinatag po ito, nung nagkaroon tayo ng pandemic. Hindi mo, ilang taon siyang wala siyang bayan. Tapos, anong taon yun na nag-meeting tayo, ilan yung tatay mo, nakawawag naman, magbibigay tayo ng support, pero sa isa lang. Magbibigay tayo ng support sa isa lang. Nagsimula kami sa 5,000. clear na po sa lahat. At ibababa po ito sa members' app.